Pare, did I hear it right? Kayo na daw ni Claire? Yes, as of today, we're officially together. Sorry ha, pare kasi medyo nabibilisan lang kasi ako sa pangyayari. Ray, bakit ko pa papatagalin? Eh, hindi na naman kami bata ni Claire. Dahil kilinit. Teka. Alam na ba niya to? Yes. Oh, anong sabi? Hindi ba nangako ka na maghihintay ka sa kanya? Pare, I did wait for her. Pero parang habang tumatagal, lalong lumalabo yun sa amin. Parang nararamdaman ko na hindi niya gusto ituloy yung relasyon namin. Ang layo sa pinakita sa akin ni Claire. Pare, kilala mo naman si Lynette, hindi ba? Marami yung iniisip. Malay mo, baka naman hindi lang niya muna priority ang sa inyong dalawa. Pwede. O baka talaga wala siyang nararamdaman para sa akin. Nung sinabi ko nga sa kanya tungkol sa amin ni Claire, parang wala lang sa kanya. Baka naman yun lang talagang gusto ipakita ni Lynette sa'yo. Who knows? She could be hurting inside. Dahil nangako ka na maghihintay ka sa kanya. Na maybe in the future, mabubuo ang pamilya ninyo. Good evening, ladies and gentlemen. I would like to announce that through the efforts of the Purple Ladies of APEX, headed by yours truly, we were able to gather a generous amount of funds para sa gagawin naming project, ang Medical Charity Drive. Ito po ay gaganapin sa isang remote barangay ng Santo Domingo, ang Viejo Verde. So in 2 days, mamimigay po kami ng mga medical supplies sa isang hospital ng Santo Domingo, and magkoconduct din po kami ng free clinic sa isang health center station ng Viejo Verde. So, that's it. We're excited to do this project very, very soon. But you know, ladies and gentlemen, this project would not have been possible if not for the help of our wonderful and generous sponsors and donors. And of course, the assistance and help of our dearly beloved Medical Director, Dr. Ray Meneses. We would also like to acknowledge the help, of course, of my dear brother and our beloved CEO, Dr. Roberto Jose Tanyag. Dr. Tanyag, may I request for you to join me here on stage? RJ. Kapal naman ang mukha ng babae niya to join your father on stage. You might be wondering who this beautiful lady is beside me. She is Miss Claire Bermudez, the childhood sweetheart of my brother, and now his girlfriend. Girlfriend na pala ng daddy mo si Claire. Alam mo ba to? No. Eh, bakit parang natatawa ka pa? Well, at least hindi siya nag-end up kay Lynette, di ba? Ate. What's wrong? It's the truth. And besides, kung magkakatuluyan kayo ni Claire, eh di ba siya na yung uupo dito sa Purple Ladies as your representative?
Hindi na ako, di ba? Bakit, RJ? May problema ba? Wala naman. Wala. Thank you, Ate Giselle. Surprise ako. Alam mo pala. Travels. Grabe. Parang happy for the both of you. Thank you. Biglaan talaga. And I felt like... Once again, please welcome my brother, our beloved CEO, Dr. Roberto Tanyag, and of course, his beautiful girlfriend, Miss Claire Bermudez. Dali nyo na yan. Ako nang bahala dito. Lynette, tulungan na kita. RJ. Dr. Tanyag. Hindi, okay lang ako. Kaya ko. Hindi ko kailangan ng tulong mo. Sige na, Lynette. Mukhang nahirapan ka. Tulungan na kita. Sandali. Sino may sabing nahihirapan ako? Diba, kakasabi ko lang na kaya ko at hindi ko kailangan ng tulong mo. Saan parte doon ang hindi mo naiintindihan, Dr. Tanyag? Ano bang nangyayari sa'yo, Lynette? Gusto lang naman kita tulungan. Ba't ang tigas mo? Ang kulit mo kasi. Diba kakasabi ko lang, hindi ko kailangan ng tulong mo. Ang kulit-kulit mo! Kaya mo, pero nahirapan ka. Akin na nga yan? O, ayan! Diba nga, I told you before, I'd rather have her end up with Dad kaysa sa Lynette na yung... No way! You have to accept na may bago ka ng buhay with your new persona, and that includes not having Dad in your life. That's good na nagkabalikan sila. Then, that's what really matters to me. Sana nga, tuluyan sila magsama habang buhay para wala na hadlang sa amin ni Lynette. Dito mo palagi ilalagay yung pagkain para kay Doc RJ. Wala na kayo, pero pinagsisilbihan mo pa rin. Dinadalhan mo ng food everyday. Daig mo pang asawa, ha? Lynette, yung mga galawan mo yan, alam ko na yan eh. Claire, pwede ba? Bitawan mo. Wala kang alam sa nararamdaman ko. Huwag ka na nga magsinungaling! Umamin ka na!